Okay. A'udhu billahi samil alim min ash-shaytan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi lahul hamd fil ula wal akhira. Ahmaduhu wa ashkuruhu ala ni'amihi al-batina wa zahira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Hada bi idni rabbihi al-qulub al-ha'ira. Sallallahu wa sallam wa baraka alayhi wa ala alihi wa sahbihi nujumad duja wal budur as-safira wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi isan ila yamiddin ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, insyaallah subhanahu wa ta'ala ay ating ipagpapatuloy ang ating tafsir, insyaallah. Okay, paki-mute po yung mga ano niyo. Jazakumullahu khair. Ayan. Sa balikan lamang natin yung tinatawag na kahulugan ng ika-aya 99. Okay? Na kung saan yun nga falamma dakhalu ala ba'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma dakhalu ala Yusuf awa ilayhi abawayhi. At nung nga nung dumating nga. Okay, nasaan mo ito? Nang sila ay nakapasok nga ang si yung mga kapatid niya o ang pamilya ni Yaqub alayhis salam sa Egypt kay Yusuf alayhis salam, awa ilayhi abaway, ay kinuha niya ang kanyang tinatawag na parents at pinaliwanag natin dito kung sino ang tinutukoy ditong parents. May nang mga nagsabi na si Leah at may mga nagsabi na siya mismo, yung ina mismo niya, na walang iba kundi si Rahel or si Rachel, na kung saan yun nga kinuha niya ang kanyang dalawang parents o dinala sa kanya. Waqala udukhulu Misra insha'allahu aminin. Waqala udukhulu, at sinabi niya ay pumasok kayo. Ang ibig sabihin nito ng pumasok ay manirahan kayo. Okay? Manirahan kayo sa Misir, sa Egypt, insha'Allah, sa kapahintulutan ng Allah, na aminin na mga ligtas mula sa anumang bagay na di ka naisnais, ligtas sa taggutom, ligtas sa taghirap, ligtas sa kay Firaun, ibig sabihin sa kanyang kapahintulutan, at iba pa mga bagay na which is na di maganda. Kaya naman mga kapatid, ang inshallah dito ay pinaliwag natin yung istithna dito, kung saan tumutukoy ang istithna dito, you know? At of course walang at just to be clear, yung aya na ito ay hindi porke sinabi na kasi mayroon tayong tinanong, di ba, na yung issue dito na bakit, na paano nasabi ito ni Yusuf alayhis salam na pumasok kayo sa Misir, na samantalang sa umpisa pa lamang ng aya ay nakapasok na sila sa tanatawag ng Misir. So sabi ng ibang mga ulama na wala namang bawal at hindi naman contrary kung sasabihin ito, although nakapasok na sila, ay sasabihin ulit ito ni Yusuf alayhis salam na pumasok kayo, ibig sabihin manirahan kayo. Okay, manirahan kayo sa Egypt, at inshallah sa kapahintulutan ng Allah ay kayo ay mga tinatawag na ligtas sa anumang di ka nais-nais. Okay? So yung mga kapatid, then after that, warafa'a abawayhi alal arshi wa kharru lahu sujjada. Warafa'a abawayhi. Kaya nga naman ay ibig sabihin ay pinaupo ni Yusuf alayhis salam ang kanyang parents, ang kanyang ama at saka ina, alal arshi, sa kanyang trono. Ang tinutukoy na trono dito, ayon kay Ibn Abbas at sa ibang mga mufassirun, ito ay ang kanyang sarir o ang kanyang tinatawag na higaan or kama, na kung saan doon siya nakaupo. Wa kharru lahu sujjada, at pagkatapos silang lahat, yung nakasaad sa kanyang panaginip na 11 star at saka yung buwan at saka yung araw, ay natupad sa pagkakataon na ito dahil sila ay nagpatira pa. At pinaliwanag natin yung tinatawag na pagpapatira pa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na ang pagpapatira pa dito ay bilang tinatawag na, sabihin natin, pagbati at bilang pagrespeto, kumbaga, okay, sa isang authority, sa isang tinatawag na kaupon, at hindi bilang pagsamba. Hindi bilang tinatawag na pagsamba at bilang pagpapakumbaba. Mainaw, sapagkat yung pagsamba, ito ay narapat lamang, ay alay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mainaw? Kaya naman, of course, sa atin, ang pagbati ngayon ay bukod sa pagbati noon. Kasi ang pagbati natin ngayon ay, according sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ito ay sa pamamagitan ng sabihin natin ng musafaha. Ang musafaha, ito yung pagkikipagkamay, kumbaga. Okay, pakikipagkamay sa bawat isa, ika nga, ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At speaking of pagbati sa Islam, may mga pagbati na hindi pinahihintulutan sa atin. Una-una, yung pagbati
ng para sa isang tao na sa pamamagitan ng tinatawag na pagtayo. Okay? Ibang pagtayo ba, alibaw, may darating tapos tatayo ka. So dito mayroong tafsir at paliwanag ng mga scholar, kapag yung tinatawag na pagtayo, ika nga, ay ginagawa ito, may mga ibang mga ulama na hindi hindi ito pinapayagan. Bagkus ito ay sabihin natin ay mahuhulog ika nga sa malaking pagkakasala. Kasi anong nakasaad sa hadith dito, mga kapatid? Nakasaad sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sinabi na man sarrahu, okay, ay yatamathala lahu naso qiyaman falyatabawa maq'adahu finnar. Biro mo, sino man daw ang nalulugod, sino man ang nalulugod na siya ay ang mga tao ay siya ay babatihin na habang nakatayo ang mga tao, ito ay para bang parang pagdadakila doon sa tao na yan, di ba, bilang pagdakila kumbaga, you know, ito ay anong mangyayari sa kanya, falyatabawa maq'adahu minan nar, hayaan na ihanda para sa kanya ang kanyang upuan sa naglalagablab na apoy ng impyerno, you know. So yun ay sabihin natin ay hindi pwede kapag ito ay lagi-lagi, sapagkat mayroong exemption dito. Ang exemption dito, mga kapatid, kapag ang isang tao galing sa travel, kumbaga galing sa malayong paglalakbay at ito ay darating tapos tatayo ka para batihin mo siya, sa ganung bagay walang problema, sapagkat ito ay nakasaad din sa ibang salaysay ng hadith na yan ay ginawa ng mga ibang mga sahaba at ito inaprubahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ang hadith na ito ay implied or implication ng hadith na ito, applicable ito kapag ito ay yung bang customarily na ginagawa na kahit diyan lamang pagdarating siya ay gustong-gusto niya na babatiin siya ng tao na nakatayo, di ba? Yun yung mga bagay na ganito. O kaya sabihin natin ay yun ba, yung kinalulugdan yung mga bagay na yun, in-implement niya doon sa tao na yan. So yun yung magiging parusa sa taong sa sino mang may gusto nito. Ano yun? At the same time, mga kapatid, what if kapag yung tinatawag na isyara? Yung isyara, bawal din sa atin yan na babatihin na tayo na sa pamamagitan ng gesture na walang, lalo pat kapag walang kaakipat na assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, yung salam na sinasabi natin. So, may mga paliwanag ang mga ulama dito. Pwede ito, yung gesture, mga kapatid, kapag malayo yung kanyang binati. Malayo. Tapos, ang gesture dito, hindi lamang basta gesture, kundi kailangan ay may kaakibat ng salam. Salam. Akala mo, malayo ang isa't isa. Diba? Sinasabi mong, sabayan mo ng gesture ng kamay, yung kumakaway ka ng kamay, then sabihin mong, assalamu alaikum. Walang problema sa bagay na yan. Okay? Pero yung kakaway-kaway ka na para kang Sandara Park, diba? Ay na, ibang usapan yan. Nino? So, mahalaga yung pagkamay na yan, yung kamay lamang, at hindi kaakibat at walang kaakibat na pagbati ng salam, ito ay hindi pinapayagan sa batas ng Sharia. Sapagat ito ay nakasahadit, ang hadit na yan, mula sa hadit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, man tashabba bighayri na falaysa minna, sino man ang nanggaya sa kamay para hindi katulad na. Ito ay panggagaya sa mga non-Muslim, especially sa mga Hudyo at mga Kristiyano, sapagat nakasaad sa isang hadith na sinabi ng Salam, la tusallimu taslim al-Yahud wa nasara, huwag kayo magbati na kagaya ng pagbati ng mga Hudyo at mga Kristiyano, fa inna taslim al-Yahud bil-akaf wa nasara bil-isyara. Dahil ang pagbati daw, ang kaparaanan ng pagbati ng mga Hudyo ay sa pamamagitan ng palad, yun yung gesture o yung palad, iwinawagay nila yung palad nila o kaya itinataas na parang sa sundalo, something like that, o kaya inaangat yung palad nila bilang pagbati. At sa mga Kristiyan naman ay sa pamamagitan ng gesture o any gesture, ika nga, ito ay pagbati ng mga Kristiyano. Okay? So na kung kaya ay pinagbawalan tayo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ninam? So yun yung mga kapatid. Pwede yan, una-una, kapag balayo ang isang Muslim, babati niya ang kanyang kapatid na Muslim, so balit may kaakibat na salam. May kaakibat na salam na sinasabi at hindi lamang sa pamamagitan ng tinatawag na gesture. Okay? So yun yung mga kapatid. At ito yung mga pagbating pinahihintulutan sa atin. Ang musafaha naman, which is ito yung ini-encourage tayo na pagbati na tinatawag na musafaha. Musafaha, ito yung pakikipaggamay. Dahil ang pakikipagkamay ay mayroong tanataw na gantimpala, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Na kung saan, ito ay nakasahad sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, mamin muslimayn yaltaqiyani fayakhudhu ahaduhuma biyadi sahibihi muaddatan bainahuma wa nasihatan illa ulqiyas dhunubahuma bainahuma. Mashallah tabarakallah. Na kung saan sinabi niya na walang sinamang dalawang Muslim na nagkikita sa isa't isa ay kinuha niya ang kamay ng kanyang kapatid para yung bang shake hands,
Kumbaga na bilang pagmamahal at para sa Allah at bilang tinataw na nasiha para sa Allah subhanahu wa ta'ala, maliban lamang na itatapon sa pagitan nilang dalawa, ika nga ialisin sa pagitan ng dalawa ang anumang kanilang mga pagkakasala. Mashallah tabarakallah. At sa ibang narration ng hadith ay tatasak at dunub. Ibig sabihin ay talagang magsisalaglagan ang mga pagkakasala habang hindi nila binibitiwan ang kanilang kamay sa isa't isa. Yun yung gantimpala ng pagbati sa pamamagitan ng musafaha o kaya ay nasabihin natin ng pagmanumano. Okay, manumano o shake hands, kumbaga. Then of course, pagdating naman sa mu'anaka, mu'anaka ito ay may mga punto na ipinagbabawal at di ka naisnais. May mga punto naman na pwede. Ito ay ang mu'anaka, ibig sabihin yung tinatawag na embracing, kumbaga. Ang embracing, ito ay bawal sa maliban lamang sa isang traveler na dumating at pagkatapos ihinag siya sa ganun problema, sa ganun ba walang problema. Pero yung lagi-alagian na lang kanina mag-hugs, tapos kanina mag-hugs na ulit. Ano ka ba? Baka ng ibang pakay na yan, kapatid. Okay? So yan ay bagay na di ka nais-nais sa bagay sa punto na ito. Anyway, yun yung mga pagbati, ika nga punto ng pagbati na kung saan ay inaano sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na nilinaw sa atin may mga bagay na pwede at may mga bagay na tinatawag na hindi pwede. Okay? Hope na ano natin yan. Kaya nga after that, sinabi, wakala ya abati hada ta'wilu ru'yay. Wakala ya abati hada ta'wilu ru'yay min qablu kaja'alaha rabbi haqa. Sabi niya, o aking ama, yaan niya ang tawil. Ang ibig sabihin ay katuparan. Ito yung interpretation, ito yung katuparan ng aking panaginip noong ako ay bata pa. Okay, kaja'alaha rabbi haqa. Ngayon ay pinatutuhanan na ng aking Panginoon, ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun mga kapatid. Then of course, wakad ahsana bi ada id akhrajani minas sijni. At na ako ay binigyan ng pagpapala ng aking Panginoon sa kadahilanan ako ay nilabas niya mula sa tinatawag na kulungan. So ito yung ating sabihin natin, ito yung ating tinatawag na nabimbin kahapon at ipagpapatuloy natin inshallah subhanahu wa ta'ala. Na ang tanong dito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bakit sinabi dito, mayroon tinatawag na issue dito, di ba? At hindi niya sinabi na mula sa balon. Ang sabi niya ay, ako ay nilabas ng aking Panginoon mula sa kulungan. At hindi sinabi niya mula sa balon, mula sa tinatawag na balon. Kasi mas malalim yung balon kaysa kulungan, di ba? Mas matindi yung dinadanas niya doon sa tinatawag na balon. At after ng sa balon ay matindi yung dinadanas niya kaysa doon sa tinatawag na kulungan. Pagkalabas ng kulungan ay naging maganda yung kanyang buhay, di ba? Samantalang yung paggalabas sa balon ay talagang sobrang tindi ng kanyang pinagdadaan. Alam natin yan, yung kwento na subaybayan natin ng kwento na yan. Subhanallah. Yung paghihirap, yung paging slavery, paging alila, di ba? Subhanallah. I mean, talagang di basta-basta. Subalit dito sa punto na ito, bakit mas pinili niyang sabihin na nilabas ng ako ng Allah mula sa tinatawag na kulungan? Ano ang punto dito mga kapal sa panampalatayang Islam, di ba? Ano ang punto dito ng ating mga scholar na binanggit mga kapal sa pananampalatayang Islam? Sa kabila, bakit hindi na sinabi na mula sa balon sa kabila ng kanyang pagiging mas matinding paghihirap kaysa sa bilangguan, di ba? Na gumagamit ng pagkamakapa. Ito yung dahilan kung bakit. Ang punto dito kung bakit mas pinili niya ang tinatawag na balon, gumagamit siya ng sabihin natin ng pagkamakapagbigay na kaparaanan. Paraan ng pagkamakapa. Ayun bang generous, kumbaga, generosity. Pagkamapagbigay. Okay, Sister Akira, yung ano po, pakinggan po. Okay. Pagkamapagbigay upang ang kanya mga kapatid, ito yung dahilan. Mas pinili niyang sabihin na ako ay pinagpala ng Allah dahil nilabas niya ako mula sa kulungan at hindi sa balon, mula sa balon. Bakit? Dahil upang ang kanyang mga kapatid ay hindi mapahiya, para hindi mapahiya ang kanyang kapatid. Matapos niyang sabihin sa kanila sa mga naunang ayat, la tathriba alaykumul yawm. La tathriba alaykumul yawm, ang ibig sabihin ay walang paninisi o hindi kayo sisisihin sa oras na ito. Okay? Ibig sabihin, move on na, kalimutan na yung mga nangyari, yung mga nakalipas, huwag na nating halongkatin pa, huwag nating sisihin yung isa't isa, hindi ko kayo sinisisi, bagkos pinatawad ko na kayo, it's okay. Okay? I already move on, kumbaga. So,
para sa ganun ay hindi masaktan ang kanyang kapatid. Kasi sinabi niya dati, lahat at riba alalikumul yaum. Halas, tapos na. Tapos ngayon, imi-mention na ulit sa harapan nila, ngayon, especially sa harapan ng kanyang ama, at hahalungkatin niya ngayon, sabi na, pinagpala ako ng Allah, subhanahu wa ta'ala, dahil nilabas niya ako mula sa tinatawag na balon. Diba? So, ano mangyayari isipin kapag narinig yun ng mga tinatawag ng mga kapatid? I mean, emotionally, mga kapatid, alam natin, ay kahit pa sila ay matitigas, yung mga kapatid niya, at kahit pa sila ay mga bato yung mga puso nilang ginawa nila dahil doon sa ginawa nila kay Prophet Yusuf alayhis salam, so balit tao pa rin sila eh, na marunong masaktan. Diba? So, wag ganun. Ang aral natin dito, kapag nakamove una tayo, wag natin balikan to. Hindi natin kailangan parinig pa. Okay? Huwag mo nang iparinig kung ano man nangyari. Halas na, tapos na. Ikaw na mismo nagsabi na move on ka na, tapos paparinggan mo pa. I mean, di makatarungan sa panig ng isang tao na kapag ginawa niya yan. Di ba? So, sinasaktan dito yung tinatawag na emotional, emotional na issue, kumbaga. Yun ang sa Islam. Actually, sa Islam, hindi lang pinangalagaan ng Islam, kumbaga mga kapatid, okay? Ang tinatawag na pagpapangalaga sa puri, pangangalaga sa din, pangangalaga sa kayamanan, pangangalaga sa dignidad, pangangalaga sa nasab. Ang ibig sabihin ng nasab ay, which is yung lineage, karangalan ng lineage, bagkus pinapangalagaan din dito ang tinatawag na emotional aspect ng isang tao. Eh, bawal sa atin ang bully. Ipinagbawal sa atin ang tinatawag na bully. Okay, yung binubuli natin yung ating kapwa, bawal yan because of the emotional torture. Okay, bawal yan. At isa sa mga batayan, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, na kitalul muslim kufron, sababul muslim fusukun, wa kitaluhu kufron. Ang pag-insulto mo sa iyong kapwa muslim ay fusuk, isang krimen, isang crime. At ang pagpatay sa kanya, isang kufur, isang disbelief. Malinaw? Na kung kaya, batayan ito malinaw na batayan itong sinabi mismo ni Yusuf alayhis salam. Kaya pinili niya na banggitin ika nga na pinagbala siya ng Allah sa pagkakalabas sa kanya mula sa kulungan sa halip na sabi niya mula sa tinatawag na balon. Kasi bakit? Because of the emotional torture kapag ginawa niya yon. Okay? So yun yung mga kapatid. So yun ang pwedeng tinatawag na balikan pa kung ano ang nangyari. Tapos na. Huwag mo nang halungkatin. Diba? Kasi kapag nalungkat mo yan, after mo sabi na move on, ay plastic ka. Okay? Ikaw ang dinasabi ng katotohanan. Malinaw? So yun mga kapatid sa panampalataya. Ito yung dahilan. Kaya napaka gentle ni Yusuf alayhi salam. Diba? Napaka generous ni Yusuf alayhi salam. Napaka buti ng kanyang puso. Napaka dalisay ng kanyang puso. Diba? Napaka mashallah tabarakallah, napakalinis ika nga ng kanyang layunin, mashallah tabarakallah, di ba? So yun ang dahilan kung bakit mas pinili niya ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At sapagkat of course ang pagpapala, kasi another point na sinabi ng ating mga ulama, especially Imam Al-Baghawi rahimahullah, sinabi niya na sapagkat ang pagpapala ng Allah sa kanya sa paglabas sa bilangguan ay higit na malaki yung pagpapala na nakamit niya pagkatapos yung paglabas sa bilangguan, sobrang laki ng pagpapala na binigay sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mas pinili niya yung tinatawag na sijin kaysa doon sa paglabas niya mula sa balon. Kasi nga, ano bang nangyari sa kanya paglabas sa balon? Diba? Puro pagsubok, puro paghihirap kumbaga. At hindi sabihin natin tinatawag na karangyaan. Diba? So yun yung mga kapatid. Dahil sapagkat ang paglabas sa balon ay naging alipin siya at naging alila. At pagkatapos na makalabas sa bilangguan ay naging hari siya. So malaking pagkakaiba. Okay? Mas malaking pagkakaiba. Yung resulta kumbaga, yung paglabas. Biro mo, paglabas mula sa balon na ang resulta ay sobrang tindi ng pasakit, tindi ng paghihirap, tindi ng pagsubok. Samantalang paglabas mula sa kulungan, mashallah ay naging hari agad siya. Naging katuwang ng tinatawag na hari. Mashallah tabarakallah. So yan, bihira lamang mangyari yan mga kapatid, no? Sana all, no? Sabi natin sana all, ganun ang paglabas. Paglabas mo ika nga ay ganun ang yung pagpapalang dumating sa iyo, pero lahat ay dalika fadlullah yutima yasha. At yung mga pabor na ito ay pinagkaloob lamang ng Allah sa sino mang nais ang pagkalooban. You know? So yun mga kapatid, at dahil ang pagkakatapon sa kanya sa balon ay dahil sa inggit ng kanya mga kapatid. Isa sa mga third point po yan. Huwag natin kalimutan. Third point mga kapatid kung bakit si Jun ang pinili dito. Dahil ang pagkakatapon sa kanya sa balon ay dahil sa inggit ng kanya mga kapatid. At samantalang sa bilangguan naman,
siya ay ginantimpalaan ng Allah na makapangyarihan sa lahat sa kanyang sinapit at pagtitimpi. Okay? So yun yung mas nakakabuti kasi sa kanya. Yung pagtapon sa kanya doon sa tinatawag na kulungan ay mas nakakabuti sa kanya yon kaysa doon sa tinatawag na pananatili niya sa labas ng kulungan, kasi nga doon mismo yan ni Yusuf alayhis salam na mas naisin niyang mabilanggo siya kaysa doon sa pagpistahan siya ng mga kababaihan. Di ba? Kaysa namaan, ikaw nga ay ma-fit na sa kanya ang mga kababaihan dahil sa kanyang kagwapuhan. Di ba? Mas piliin mo. Makariak ka ha sana. Okay? Mas gusto mo yung pagpistahan ka na Christopher, pagpistahan ka ng mga kababaihan. Yaran bila. Okay, yaran bila. Okay. So yun yung mga kapal sa pananampalatayang Islam, 'di ba? So, kaysa naman doon sa pagtapon doon sa lubungan niya ay dahil sa igit, dahil sa paninibugho, dahil sa masamang tinatawag na sabihin natin ay at hindi niya kagustuhan 'yun, 'di ba? So yun yung mga punto mga kapatid, kung kaya naman mas pinili niya banggitin ang tinatawag na sijin kaysa doon sa tinatawag na sabihin natin ay balon. Okay. So yun yung napakalinaw na sinabi ng ating mga scholar. Kaya nga, wag ahsana bi adakhraji minas sijni waja'a bikum minal badu. At hindi lamang yan, waja'a bikum minal badu. Yan. Waja'a kum minal badwi min ba'di an naz'a syaitan. Now, waja'a kum minal badwi, ibig sabihin ay dinalan niya ako sa, niya kayo sa akin. Dinalan niya kayo. Waja'a kum minal badwi. Dinalan niya kayo sa akin mula sa disyertong pamumuhay. Sa labas, ibig sabihin sa out of the desert mga kapatid, sapagkat sila ay namuhay na gaya ng pamumuhay ng mga nasa disyerto at nag-alaga ng mga baka. Ayon kay Ibn Juraij at iba pa mga mufassirun. Sinabi din niya na nakatira sila noon sa Arava, sa Ghur, sa lugar ng Palestine, na matatagpuan sa dakilang Syria o Great Syria. At pagkatapos simunod na sinabi ni Yusuf alayhis salam, min ba'di an naza'a shaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha. Okay? So yun mga kapatid. Ang ibig sabihin pagkatapos natin naman min ba'di an naza'a, nazaga. Nazaga ang ibig sabihin ay itanim kumbaga. Ilagay, okay? Itanim at ilagay. Itanim ang ibig, yan ang ibig sabihin ng nazaga, itanim o ilagay sa puso ng shaytan bayni sa puso bayni wa bayna ikhwati. Okay? Ang ibig sabihin, anong tinanim ni Shaitan dito sa pagitan ng pagitan ko at pagitan ng aking mga kapatid? Anong tinanim ni Shaitan? Ang puot. Okay, puot. Okay, pagkatapos taniman ni Shaitan ang puot, ang ugnayan naming magkakapatid sa pagitan nila at sa pagitan ko. So walang duda. So ang naglagay ng puot mga kapatid, pakatandaan, kapag meron tayong puot sa ating kapatid, ibig sabihin niyan ay merong nilagay si Shaitan. Okay? Ang naglagay nito ay walang iba kundi ang Shaytan. Kaya nga, isa sa mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakamatapang na tao ay hindi yung nasa harapan mo para tumbahin mo siya, para i-uppercut mo siya, para ano siya, gamitan mo siya ng whirling, mga ganun mga ano, 'di ba? O kaya ano mang klase mga kick, mga ganyan, hindi yan ang pinakamalakas na uri ng tao. Anong sabi ni Sallam? Laysa shadidu bisur'a fa inna mashadid alladhi yumliku nafsahu 'inda al-ghadab. Sabi niya, hindi itinuturing ang pinakamalakas na tao yung bang natumban niya ang kanyang katunggali. Okay, na-wrestling niya ang kanyang katunggali. Na-knock out niya ang kanyang katunggali. Ang pinakamalakas na tao ay ang kanyang napipigilan ang kanyang sarili sa tuwing siya ay nagalit. 'Yun ang pinakamalakas na tao. Kasi ang pinakaunang kalaban ng tao ay ang kanyang sarili. Ang kanyang sarili, ang pinakaunang kalaban niya. Okay? Kasi ang shaitan ang nagko-control niyan. Okay? Kaya naman, pinakamalakas ka kapag nakontrol mo si shaitan. At hindi mo hinayaan na siya'y magtagumpay, nadalhin ka ng iyong galit doon dahil sa yun ang naglagay sa puso mo ay walang iba kundi ang shaitan. So yun yung mga kapatid sa pananampalatay Islam. You know? At yun ang pinakamalakas na ipinakonsider. Hindi si hukugan, hindi si tinatawag na Manny Pacquiao, hindi yon. Ikaw na Muslim. Okay, ikaw na Muslim ang pinakamatapang. Kapag napipigilan mo ang iyong galit, ang iyong sarili kapag sa tuwing ikaw ay nagagalit. Otherwise, kapag nagalit ka, halos mangain ka ng tao, abay, ano yan, kaduwa ganyan. Hindi yan katapangan. You know? Ayon sa pananaw ng tinatawag na Sharia. So yun mga kapatid, so katiyakan ng aking Rab, you know, inna Rabbi latifun limaya siya, katiyakan ng aking Rab ang latif, kapitapitagan,
at pinakadalubhasa sa kanyang pangalaga at pangasiwa sa sino mang kanyang nais. Yan ang ibig sabihin ng latif, mga kapatid. Okay, kapitapitagan, pinakadalubhasa sa kanyang pangalaga. Okay, pangasiwa, limaya siya sa kanyang o sa sino mang ng kanyang nais. Ang lima dito is liman niya siya. Okay? Ang man dito ay tumutukoy sa man, liman niya siya. Malinaw? Sa ano man ang kanyang nais o sino man ang kanyang nais. Sapagkat kapag nais ng Allah ang isang bagay, ipinangyayari niya ang mga dahilan at mga elemento ng pagkakaroon nito. At yun ay napakadali sa Allah. Pagkatapos ay ninais niya itong maganap at ginawang madali itong makamit. So, yan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'alun lima yurid. Ang Allah ay gagawin niya ang anuman naisin niyang gawin at walang makapagpipigil sa kanya. Walang pwedeng umantala, walang pwedeng mag-delay. Okay, sa sino man at anumang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. So after that, ito yung mga pagpupuri sa Allah at sabihin natin ay pag-ano sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, pagpupuri, pagdakila, pagluluhati sa kanya pagkatapos na mabanggit ika nga ni Yusuf alayhi salam ang mga bagay na ito na pagpapala sa kanya, pinupuri niya ang Allah subhanahu wa ta'ala after all. Innahu huwal alimul hakim, at na walang pagalinlangan siya ay al-alim, ang ganap na sabihin natin ay nakakaalam sa anumang nakabubuti sa kanya mga alipin, ganap na nakakaalam sa aking sitwasyon, ganap na nakakaalam sa sitwasyon ninyo, nakakaalam kung anuman yung mga bagay na karapat dapat hindi, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At the same time, al-hakim, siya ang al-hakim, ganap na kung saan ay okay, ganap na kung saan ay hakim, ang ibig sabihin ay ganap na maalam sa anumang kanyang sinasabi at anuman na kanyang ginagawa. So siya, alam niya ang kanyang ginagawa, alam niya ang kanyang sinasabi, alam niya kung ano ang kanyang action. Alam Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pahayag, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala pahayag ng Allah, gawa ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya ang kanyang sarili, ang kanyang sariling gawain, alam niya ang kanyang kapasyahan, alam niya ang kanyang mga kahinatnan at kung ano ang kanyang pipiliin at ano ang kanyang nanaisin, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi katulad natin na minsan ay hindi natin alam kung ano yung ating pipiliin, di ba? Ay hindi natin alam kung sino yung pipiliin natin, siya ba o siya ba. Okay, so yun mga kapatid, so yun ay bagay na kung saan ay hindi kayang saklaw ng ating kaalaman ng mga bagay-bagay. Subalit ang Allah, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala lahat ng mga bagay at nasasaklawan ng kanyang kaalaman. Mula kay Hasan, na sinabi niya na buhat noong nagkahiwalay sina Yusuf at saka Yaqub alayhi salam hanggang sa nagkita silang muli ay 80 taon. So 80 years, ha? Alam natin yan, 80 years ang tinatawag na pagitan according sa isa sa mga opinion ng mga mufassirun, na 80 years ang pagitan ng pagkakahiwalay ni Yusuf alayhi salam at saka ni Yaqub alayhi salam hanggang sa nagkita silang muli. Okay, hindi iniwan ng kalungkutan ng kanyang puso. Okay, hindi iniwan ng kalungkutan ng kanyang tinatawag na puso at tumatagakpak ang kanyang mga luha. At walang alipin sa balat ng lupa na higit na minamahal ng Allah kaysa kay Yaqub sa mga panahong yaon. Okay? Ganun na paki-mute mga kapatid. Paki-mute naman po yung ano mo. Okay? Okay. Sinabi ni Hashim mula sa authority ni Yunus, mula kay Al-Hasan, na 83 taon. Sabihin, karamihan sa mga ulama, ito ang kanilang tinatawag na opinion. Sinabi ni Mubarak bin Fadala sa authority ni Al-Hasan na si Yusuf ay itinapon sa balon nang siya ay 17 taong gulang, although may mga ulama nagsabi na 10 years old siya. Subalit ayon kay Al-Hasan ay siya ay 17 taong gulang o 17 years old siya nung tinapon siya doon sa balon o kay hukay. At siya ay nawala sa kanyang ama sa loob ng 80 taon. At pagkaraan ng 23 taon, after tinatawag na 23 years, namatay siya sa edad na 21 taon. 21. So ilan yun? 120 years. Okay? Ang edad ni Yusuf alayhi salam nang siya ay binawian ng buhay. Linaw? So sinabi, ibig sabihin, after nung yun nga, sa pagkaraan ng 23 taon, which is 23, after 23 years daw, na which is anong pagkita-kita nila, okay, siya ay binawian ng buhay after 23 years no, pagkita-kita nila pagsama-samang muli. Pero yung kanyang edad ay 120 years. Okay, sinabi ni Muhammad bin Ishaq, nabanggit at ng Allah ang higit na nakakaalam na ang pagkawala ni Yusuf kay Yaqub ay 18 taon. So yan, that's another opinion ng mga ulama, 18 taon. So ilan ang 18? So 18 years old, di ba? 18. Okay. 18. Okay, 18 years, kumbaga. Okay, 18 taon. Sinabi niya,
At inaangkin ang Ahlul Kitab na 40 taon o higit pa. Sabi ng mga Ahlul Kitab daw ay 40 years. Okay? Sabi nila after years, which is nakalagay sa mga kasulatan ng Ahlul Kitab. So inaangkin ng mga Ahlul Kitab na 40 taon o higit pa. At si Yaqub, sumakanawang kapayapaan, ay nanatili kay Yusuf nang siya ay dumating sa Egypt, 17 taon. So kanya-kanyang mga ano, okay? Conclusion, 17 taon. Pagkatapos siya ay binawian ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa authority naman ni Abdullah bin Mas'ud, sinabi niya ang mga angkan ng Israel ay pumasok sa Ehipto na sila ay 63 katao. So 63, ibig sabihin 63. Okay? 63 ika nga katao nang sila ay pumasok ika nga sa tinatawag na Egypt according kay Abdullah bin Mas'ud. So ulitin natin, ang mga angkan ng mga Israel ay pumasok sa Ehipto na sila ay 63, which is 63 na bilang ng mga katao. At sila ay lumabas mula rito na ang kanilang bilang ay nasa 670,000. 600, okay, 6,000, okay, 670,000. Okay, 670,000? Okay, 670,000. Ano, subhanallah. Yung 670,000. So yun, tama ba? Yun 670,000 sa English? Ang 600. Tama, okay, 70,000. Yes po. So ganun kadami, mga kapatid, kadami ang mga 670,000? Yes, ganun kadami, mga kapatid, yung kinuha ni Moses. 'Di ba? Ito actually, itong bilang na ito, ako, isa sa mga bilang na opinion ng mga ulama, ito yung bilang nung kinuha ni Prophet Moses, niligtas ni Prophet Moses ang Banu Israel mula sa kamay ni Pharaoh. Okay? At sila yung mga tumawid, kumbaga doon sa tinatawag na Red Sea. Okay, doon sila tumawid. Ito yung bilang na ito, 670,000. Ganun kadami, subhanallah. 'Di ba? At ganyan sa authority ni Masruq, pumasok sila sa Ehipto at sila ay nasa 300. Sabi ito sa mga opinion, 300 yung pagpasok naman nila at siyam na pong katao, 380 person, kumbaga. Okay, yung pumasok sila sa tinatawag na Egypt. Okay, so pero paki-mute ang ano mo, kapatid. Jazakallah khair. So yun at mula sa mula sa kalaki at mula sa kababaihan, at ang Allah higit na nakakaalam, of course. Sa authority ni Abdullah bin Sadad, ang pamilya ni Yaqub ay nagkakasama-sama kasama si Yusuf sa Ehipto at sila ay 86 na tao. Okay? 86 ibig sabihin ay 86. You know? Mapamaliit man o mapamalaki, lalaki man o babae, at sila ay lumabas sa Ehipto at ang kanilang bilang ay nasa 600 mahigit, ibig sabihin ay 1,600. Okay? Mahigit at sa 600,000. Linaw. At yun ay mula sa nanatawag na opinion ng mga scholar, mga kapatid, sa panagpalatang Islam. Of course, ang tanong dito, mga kapatid, ay yun nga, ang taon sa pagitan, yan natin yung mga iba't ibang mga narration ng mga ano dito, at magkaroon tayo ng idea. Yan. So, ang taon sa pagitan ng panaginip ni Yusuf at katuparan ng kanyang panaginip, isa sa mga opinion ay at mayroong 22 taon, which is 22, yan, according sa mga ibang ano. Okay, 22 years, okay? Sa pagitan ng panaginip ni Yusuf at ng katuparan nito. Ito means mas less, kumbaga. Sinabi ni Salman al-Farsi at Abdullah bin Shaddad, 40 taon. Okay? 40 taon. Sinabi ni Abdullah bin Shaddad, ito ang huling bagay na nagpapabagal sa katuparan ng panaginip, kumbaga. Ito na yung pinakamabagal, kumbaga. Sinabi ni Qatada, 35 taon. Okay? Ayon kay Qatada, 35 years. Ninam? Sina Al-Hasan naman at Jisr bin Al-Farqad at Fudail bin Iyab ay nagsabi 80 taon, 80 years. So mamili ka na dyan kung saang years, kung saan ka ano, anong laki number na gusto mong pipiliin. Sinabi niya Al-Suddi, Said bin Jubair at Ikrima, 36 na taon, 36 years. Na pwede mo nang itayo sa loto ito. Audubillah. Okay? Sinabi ni Wahab bin Munabbi, si Yusuf ay tinapon sa balo nang siya ay 17 taong gulang. At siya ay wala sa kanyang ama sa loob ng 80 taon. So meron dito 80 taon. At nabuhay siya pagkatapos makilala ang kanyang ama sa 23 taon. Ibig sabihin, after na makilala, it is 23 years na nabuhay si Yusuf alayhi salam.
at namatay siya nang siya ay nasa 120 taong gulang, which is 120 years ang kanyang edad nung siya ay namatay. At sa Tura naman ay 126 na taon, which is sa kanyang sa Tura 126 years old. Okay, old siyang namatay ayon sa tinatawag na Tura. At ang naging anak ni Yusuf mula sa asawa ng Aziz na si Zulaykha, sino yon? Si Ephraim. Okay, Ephraim. At gayon din si Mansha. Ayan si Mansha. At gayon din ay walang iba kundi si Rahma. Si Rahma, mga kapatid, siya yung naging asawa ni Job. Okay? Si Rahma ay naging asawa ni Job o Prophet Ya'ayub alayhi salam. You know? Si Rahma, naging asawa ni Job. Siya yung naging asawa ni Prophet Job o Ya'ayub alayhi salam. Now, sino ang naging anak ni Ephraim? Ang naging anak ni Ephraim, mga kapatid, okay, ay walang iba kundi si sino yon? Hindi nyo alam, si Nun. Hindi yung Nun na nagde-deliver ng package ha, kapag mag-order sa Nun. Okay? Nun ay si Nun. Si Nun. Ang pangalan talaga na is Nun. Masyala, no? Nun, Mim, Wow. Mga maganda yung mga pangalan. Maganda siguro yung pangalan sa mga anak, no? Sino yung pangalan anak mo? Mim. Siya, si Nun. Yung isa, si Wow. Okay, anyway, si Nun. Tapos si Nun ay meron siyang anak na si tinatawag na Yusha. Si Yusha, yun yung kasama ni Prophet Moses doon sa pakikipagitan niya kay Khidir. Kaya Yusha bin Nun. Yusha bin Nun. Okay. Ang Nun, mga kapatid, hindi ko alam, Allah, wala namang kahulugan Nun. Literang Nun. Okay? Allah, wala pa, mayroon bang ibang kahulugan ng Nun. Anyway. So, yun, Nun at saka si Yusha. Kaya Yusha bin Nun. Si Mansha naman, ayon sa mga historian, ang kanyang tanataw, meron siyang pangalan na which is anak, na walang iba kundi si si Musa. Kunya ako nagkamali. Pero hindi si Musa ha, na Musa alayhi salam, ah, Musa ibn Imran. Kasi ang anak ni Musa, ang tatay ni Musa na sa ano, which is yung Prophet Moses, ay walang iba kundi si tinatawag na Imran. So meron siyang anak na Musa din, Musa bin Mansha. Okay? So yun yung mga kapatid. So yun yung mga kanilang mga lineage kumbaga. Mansha, then ang kanyang anak na Musa. Okay, at iba yung si Musa bin Imran. Bago pa si Musa bin Imran. So Allahu alam kung ang mahalaga sila yung magkakapatid yan si Yusuf si ano magkakamalayong magpinsan si Yusuf as Yusuf at saka si Propeta Salam, si maging si Prophet Moses, sila po ay magkakalayong magpinsan na isa lang yung pilang punot dulo na walang iba kundi si Propeta Abraham alayhi salam. At sa pagitan ni na Yusuf at Moses ay ilang taon? 400 years. 400 years ang pagitan ni Yusuf at saka ni Moses. Okay, 400 years. Biro mo, mantakin nyo. So, ilang ano yun? Pag 100 years? Ano yung decades? Ano yung tawag dyan? 40 decades. Centennial. Ah, centennial. Okay, mali ka, kapatid na Christopher. Okay? Century. Century po. Century. Centennial, century. Ah, okay. So, ang century at saka centennial, magkaparehas lang? Yes po. Ah, okay po. Yung decades naman, ano po yung decades? 10 years. Ah, 10 years. 10 years po. Okay po. Okay, at least ngayon malaman sa akin kasi nagugulan ako dyan sa mga decades niya o centennial o kahit na century na yan. Okay? Alam ko lang century yung pagkain, century tuna. Anyway, so yun po ang omega 33 century tuna. So yun, at 400 years sa pagitan nilang dalawa. At sinabing si Jacob ay nanatili kay Yusuf sa loob ng 20 taon. Okay? 20 taon. Pagkatapos ay binawian siya ng tanatang na buhay. So it is 23, ang iba 23, ang iba naman ay 20 years. Okay. Sinabi na natili siyang kasama niya ng 18 taon. So bawas-bawas tayo ng konti, 18 years. Okay? So 18, 20, 23, yung mga option. Kumbaga, ito yung panahon na kung saan nagstay si Yusuf kasama si Prophet Yaqub alayhi salam. Okay. Ang ilan sa mga pantas, okay, ang ilan sa mga tanatawang na pantas ng hadith ay nagsabi, 40 ilang taon o more than 40 years something, ika nga, at sa pagitan ni Jacob at Yusuf ay 33 taon o 33 years. So nag-move tayo ng 33 years, okay? Hanggang sa sama, yung pala, iba pala ito. Ang 33 years na ito, ito ay mula sa suggestion na ito, 33 years. Okay, kung saan yung pagitan ni Yusuf na nawala siya at saka ni pagsama-sama nila,
Walang iba kundi si Yaqub alayhis salam. Hanggang sa pagsasamahin-samahin silang muli ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Ishaq, 18 taon, 18 years, at ang Allah higit na nakakaalam. So, mayroon pang ano? So, anyway, so, mayroon dito. Ito pala yung mga nabuo natin mga edad, no? Ang pagitan, ika nga, sa pagitan ni Yusuf at saka ni Yaqub alayhis salam nung sila ay nawala, may mga nang sabi na pinakamababa 18 years, then 22 years, 40 years, 35 years, 80 years, pinakamataas yung 80 years, 36 years, 33 years. Ang pinakamaraming opinion ay walang iba kundi 80 years. Okay, yun ang pagitan. At sa pagitan naman nila, na kung saan ay pagitan ng yung nagsama, kumbaga, yung taon ng pagsasama-sama nila, ay bago siya binawian ng buhay, 23 years, may nagsabi 20 years, may nagsabi na 18 years. Okay? Then, ang kanyang edad naman, according sa mga mufassirun, is 120 years. According sa Torah, 126 years. Okay, yun po yun. Then, sa pagitan ni Moses at saka ni Musa alayhis salam at saka ni Yusuf ay 400 years. So, ito yung mga na-compile natin, mga edad. Okay, mga taon, kumbaga, ng pagitan nila at iba pa. Okay. So, ang pagkamatay ni Yaqub alayhis salam, tapos kasi matatapos na yung kwento eh. Sa tapos na sa pamamagitan ng pagkamatay. So, ang pagkamatay ni Yaqub alayhis salam, sinabi ng mga historia, ng mga muarrikhun, si Yaqub ay nanirahan sa Egypt kasama si Yusuf ng 24 na taon sa pinakamasaya at pinakakomportabling kalagayan ng kanyang buhay ayon sa tafsir Imam al-Baghawi. Pagkatapos ay namatay sa Egypt si Yaqub alayhis salam. Nang lapitan siya ng kamatayan, nang ibig sabihin nung naghihingalo na siya, inirekomenda ni Yaqub na hinabilin niya sa kanyang anak na si Yusuf na dalhin niya ang kanyang bangkay at ilibing siya kasama ng kanyang ama na si Isaac. Si Ishaq. So yun ang request ni Yaqub alayhis salam na doon itabi siya doon sa paglibing doon sa libingan ni Isaac. Kaya't ginawa iyon ni Yusuf alayhis salam at siya ay kanyang dinala hanggang sa ilibing siya sa Sham. Hanggang sa ilibing siya sa tinatawag na Sham o Palestine at pagkatapos ay siya ay bumalik sa tinatawag na Egypt. Sinabi ni Sa'id bin Jubair, si Yaqub alayhis salam ay inilipat sa kabaong mula sa tinatawag na Saj. Ang Saj ay sa English yung teak. Okay? T-E-A-K. So ang Saj patungong Bait al-Maqdis. Bait al-Maqdis. Of course, ang kabaong mga noong kapatid, hindi makatulang kabaong ngayon ng mga Kristiyan. Sumabay ito sa araw na kung saan ay namatay si Al-Ais. Si Al-Ais, ito yung tinatawag si Isau. Kasi merong kambal na anak si Isaac, merong kambal na anak si Yaqub at iwan lang iba kundi si Isau. Okay, si Isau at saka si Jacob. Magkakambal. Okay, si Isau at saka si Jacob. So meron siyang kakambal. Okay? Sa Arabic, sa original na pangalan is Al-Is. Yan ang kanyang pangalan. Then si Jacob, si Yaqub naman ay Yaqub. Yaqub. Yan ang kanyang mga original na pangalan. You know? So kasabay, sumabay ito sa araw kung saan namatay din si Al-Is, si Isau. Kahit silang dalawa ay parehong inilibing sa isang libingan. Masha'Allah, kasi hanggang sa libingan, no, sabay na ipinanganak, sabay ding mamatay. Diba? Bihira lang yung pagkakataon na yan, mga kapatid. At ipinanganak silang dalawa sa isang sinapupunan at sila ay 147 taong gulang. Namatay. Ibig sabihin, 147 years, okay? So 147 years ang kanilang edad. Pareho silang 147 years na namatay sa parehong edad at biro mo, parehong edad, parehong isinilang, parehong pagkamatay. I mean, araw, ikaw parehong araw ng pagkamatay. So yan ay nabanggit na sa tafsir ni Imam al-Baghawi, rahimahullah, ang bagay na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay, so yun yung pagkamatay ni Yusuf alayhis salam. Yusuf, pinatay na si Yusuf. Hindi pa pala natin pinatay si Yusuf alayhis salam, no? Okay. At pagkatapos, bilang pagpapatuloy mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay nabanggit mga kapatid na yun nga, sa after that, sinabi, ito na, yung aya, Rabbi kad ataytani minal mulki wa allamtani min ta'wil al-ahadith Fatir as-samawati wal-ard anta waliyyin fid dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. So ito yung uling ayah na ating makukuha
sa araw na ito, nakiusap ngayon si Yusuf sa Allah na mamatay bilang isang Muslim. Mashallah tabarakala. After all ng kanyang mga biyayang sinapit, pagsubok, biyaya, din ang kanyang kahilingin pa rin na siya'y mamatay bilang isang Muslim. So ikaw na Muslim, kailan mong hihilingin na mamatay ka bilang isang Muslim? Subhanallah. Kaya naman, lagi natin pinapanalangin na at pinaalala sa ating mga isip at mga diwa yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag niyong hayaan na bawi ang kanyang buhay maliban lamang na kayo ay mga Muslim. Ito ang panawagan ni Yusuf, ang asadiyak, ang totoo sa kanyang Panginoong kataas-taasan. Nagsusumamo siya sa Allah matapos na maging ganap ang kanyang pabor sa kanya sa pamamagitan ng muling pagsama-sama kasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid, pagkatapos na iginawad sa kanya ng Allah ang pagiging propeta at pagkahari. Nakiusap siya sa kanyang Panginoon, nagsusumamo siya sa Panginoong kataas-taasan na sa kanyang ginawang perpekto ng kanyang biyaya sa kanya sa mundong ito, na ipagpatuloy ito hanggang sa kabilang buhay. Biro mo, hanggang sa kabilang buhay yung kanyang tanatong nabi. Kasi yung pagiging Muslim ng isang tao, pag namatay siyang isang Muslim, ang benefits niyan ay pangkabilang buhay. Ayun, okay, at nakiusap siya sa kanya na kapag namatay siya, sino yung tumatawag? Amron? Okay. Nakiusap siya sa kanya, mga kapatid ng Allah. Nakiusap siya sa kanya, mga kapatid ng Allah. Kapatid na Amron, paki-mute po. Jazakallahu khair. Nakiusap siya sa kanya na kapag namatay siya, mamatay siya bilang isang Muslim. Tulad ng sinabi ni Abdahak, at upang makasama siya sa antas ng mga matutuwid. Kasama ang kanya mga kapatid na propeta at sugo, nawa ang kanyang payapaan ay mapasakan nilang lahat. Posibleng si Yusuf ay sumakay nawa ang kapayapaan ay nagsabi ng pagsusumamo na ito habang naghihingalo, habang siya ay nag-iil. So there is a possibility, ika nga, na sinabi niyo ni Prophet Yusuf alayhi salam, Rabbi atini, okay? At yun nga, mamaya, Rabbi ataitani, ang ibig sabihin ay Panginoon ko, ay katuyakan ay pinagkaloob mo sa akin, minal mulki. Ang minal mulki, ang ibig sabihin ang kapangyarihan, yung pagiging hari niya, wa alamtani minat tawil, at ipinagkaloob mo sa akin ang tinatawag na, tinuruan mo ako ng tawil at yung interpretation ng mga panaginip, al-ahadith, ang ahadith dito ay ang tinatawag na panaginip. Fatira samawati wal ardi wa anta waliyin fid dunya wal akhirah, at ikaw ang tagapaglikha ng kalangitan at kalupaan, anta wali, at ikaw yung aking supporter, ikaw yung aking katuwang, ikaw yung aking tagbigay ng ayuda, ang tulong, at iba pa, fid dunya, dito sa iba mo ng mundo, wal akhirah, at sa kabilang buhay, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Kaya naman ay gawin mo akong ika nga apat bawian mo aking buhay bilang sa kalagay ng isang Muslim, walhek ni musalihan, at ibilang mo ako sa mga hani ng mga salihin, gumagawa ng mga mabuti, mga mabuti mga tao. So dito sa portion na ito, sabi ng ating mga ulama na posibleng si Yusuf alayhis salam, habang pinapanalangin niya ito na igawad mo sa akin ang kamatayan bilang isang Muslim, ay sa panahon na siya ay naghihingalo. Sa panahon na siya ay naghihingalo. Sa dalawang sahi ay naitala na si Aisha radhiyallahu anha ay nagsabi sa habang naghihingalo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun din ang kanyang panalangin. Yun din ang panalangin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung siya ay naghihingalo na siya ay ibilang sa tinatawag na mga salihin. Na kung saan sinabi ng tatlong beses, sinabi Allahumma fi rafiqil a'la, Allahumma fi rafiqil a'la, Allahumma fi rafiqil a'la. Wallah sa rafiqil a'la, nang ibig sabihin ang pinakamataas na kasamaan o kasamahan, hindi kasamaan, audhu billah, pinakamataas na kasamahan sa kalangitan, sa langit, na kung saan ito yung mga grupo ng mga nangunguna kumbaga sa kalangitan mula sa mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So posible rin na bago pa siya namatay, nakiusap si Yusuf alayhi salam na bawian ng buhay bilang isang Muslim at mabilang sa antas sa mga matutuwid. Na kung kaya, sabi ng mga ulama, sabi ng mga fasiron, walang sino mang tao bago pa kay Prophet Yusuf alayhi salam na humingi ng kamatayan maliban lamang kay Yusuf alayhi salam. Walang sino mang propeta na humingi. Bago siya yung kauna-unahang propeta humingi ng kamatayan, kumbaga humiling ng kamatayan, ay si Yusuf alayhi salam. Because of this ayah, watawaffani muslima. Okay? Dahil sa tinatawag na ayah na ito. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, ay bukas ay ating papapatuloy yung tafsir na kung saan ay itatakil natin yung tafsir ng ayah na ito, yung maluwang na tafsir. At the same time, yung batas kung paano, kailan ba tayo pwedeng humingi ng kamatayan sa Allah. Pakalaw, at pwede ba tayo talagang humingi ng kamatayan sa Allah? Ya Allah, patay mo na lang ako. Gusto ko nang mamatay, patay mo na lamang ako. Okay? So, ganun mga bagay ay pag-uusapan natin next week, paano pwede at paano hindi pwede yung bagay na iyan na may kaugnayan sa ayan na ito. At gayon din yung pagkamatay ni Yusuf alayhis salam, kung saan ba siya nilibing, ano ang nangyari sa kanya nung nilibing siya.
Okay, so pag-usapan po natin yan. Allahu alam biswa, subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, may screenshot po ako ng ating dance. Sige, sige po siya. Kasi baka pag pinatay ko yun, nag-init na yung ano eh. Natatakot ako. Ustad? Yes. Di ba, nung pagpaparusa sa ano sa mga tao ni Fir'aun, di ba, naghingi rin sila ng kamatayan. Naghingi ba yun ng kamatayan? O tawapan namin na muslimin? Di ba, paparusahan sila, mamili kayo. Di ba, nasa... Okay, tingnan natin. Ano ba nga yun? Paghingi rin ba yun ng... Paghingi ba rin ba yun ng kamatayan? Tingnan natin kung ano ba, ayun ba yun, anong bang aya yun, anong bang sinasabi mong aya, para sa ganun malaman natin. Sa Surat Imran ata yun. Okay, tawafani. Tawafana o tawafani? Ginugulo mo talaga ako, sister, eh. Tawafani o tawafani? Ano ba talaga? Lagi ko kasi dinudua yun eh. Kung akala ko kasi yung dua lang na nangangarap lang at hindi, akala ko nangangarap yung ano, yun pala ang meaning is hinihiling. Doon yes. Ako nagulat. So yung ano, magkaiba. Inshallah, mayroon nga may tafsir. Bukas inshallah, ano natin ang tafsir niyan. Ano bang ibig sabihin niyan? Inshallah. Okay po. Ustaz, yes. Ustaz, yes. Noong, di ba noong panahon, di ba noong mga panahon? Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilias. Thank you.